What's up, mga kawaray? Ayan. So, sa vlog na ito, mga kawaray, ay very special dahil nandito ako ngayon sa sentro. Ang oras ay 12:55 a.m. So, araw ng Sabado na. So, kasi mga anak na yung asawa ko. Nagli-labor na siya. Ayan. So, masakit na daw sa likod. Yung, kumusta yung nararamdaman mo? Okay. Masakit. So, ilang oras na lang magiging tatay na ako, mga kawaray. Ayan o. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Naghahalo ko ng kaba. Tsaka at the same time, tuwa at nai-excite. Tsaka, di ko alam. Basta, di ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. At the same time, nag-aalala ko sa asawa ko kasi masakit ganito pala yung feeling kapag alam mo na nahihirapan yung asawa mo. Ayan. Sakit pa? Ayan. So, mga kawaraya, subaybayan nyo lang ako. Kasi hanggang mamaya ang vlog na ito, hanggang sa pumunta na siya sa delivery room. So, very excited ako makita yung first na baby namin. Kahirap manganak, tapos sasagot-sagotin lang ng mga anak. Mga kawaray, ngayon nanotisyan ko na kung gaano kahirap yung dinadala ng mga magulang natin. Nahihirapan yung asawa ko. Lesson pala para sa mga kabataan nyo yun na dapat talaga mahalin natin yung mga magulang natin. Huwag nating sagot-sagutin kasi di biro yung pinagdaanan nilang hirap para lang may panganak tayo. Ngayon, alam ko na kung gaano kahirap. Kaya babawi tayo sa mga magulang natin. Dati, di ko to nare-realize kasi di ko naman nakikita to kung gaano talaga kahirap. Pero base ko sa nakikita ko sa asawa ko at saka napipil ko, napakahirap pala.
sa delivery room, di ako pakali, pinakapan ako, tsaka di ko alam kung anong nararamdaman ko yun. Di ko alam kung anong nangyayari sa loob. Ito pala yung feeling na hindi mo alam kung anong kalagay ng asawa mo doon sa delivery room. Parang ako yung nahihirapan sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung pwede lang, ako na lang yung nahirapan. 3:28 a.m. Hours later. Ayun, naririnig ko na yung ano, iyak ng bata, ng mga kawaray. Thank you. Naririnig ko na yung iyak ng bata. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Nakahinga na rin ako ng maluwag. Grabe, di ko alam yung gagawin ko dito sa labas eh. Di ko alam kung ano nangyayari sa loob. So, nakita ko talaga yung paghihirap. So, yun nga mga kawaray. Ayan. Nandito na yung anak namin. Nakalabas na. Tsaka, nandito na rin si Mrs. Waray. Ayan. Pakalipas ng ilang oras ng kanyang panganganak. Grabe, nakita ko talaga kung gaano kahirap. Ano masasabi mo doon sa mga hindi pa nakaka-experience mga anak? Hindi rin madali. Hindi madali, no? Napakahirap. Grabe, pati ako mismo nahihirapan. Di ko alam kung ano nangyayari sa loob. Naririnig ko yung sigaw na niya. Grabe. Ngayon, narealize ko na talaga ano, na grabe pala ang sakripisyo ng mga magulang natin para sa atin. Para lang isilang tayo. Kasi nakita ko yun nung nagli-labor na yung asawa ko at saka nagli-deliver na siya ng baby. Grabe. Kaya dapat talaga na irespeto natin yung mga magulang natin, mahalin natin, huwag nating sagot-sagutin. Saka ito lang ang lesson na ibibigay ko sa inyo sa vlog na ito, na dapat bumawi tayo sa mga magulang natin. Importante talaga na ipakita natin sa kanila
na mahal natin sila. So, hanggat hindi pa nawawala ang lahat, di ba? Kasi darating yung araw, tatanda din sila. Ayan. So, kahit sa pagmamahal man lang natin at saka pag-aaruga, nandyan tayo para sa kanila, makabawi man lang tayo. At huwag tayo magpasaway para hindi sila mapagod, may stress, para alagaan tayo. So, ito na yung anak namin. Masay-masaya ako dahil nakita ko na rin yung pinagpaguran ko. Charot, pinagpaguran. Ito na yung bunga ng pagmamahalan namin. So, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay. At salamat din sa mga bagong viewers ko dyan. At huwag nyo na rin kalimutang i-like ang video na ito at i-share. At sa mga bagong viewers ko dyan, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest video. Maraming salamat. See you again to my next vlog. Ayaw mo na nga. Ayan.